everybody. So, ngayon sa vlog na to, so ipapakita ko sa inyo, ito yung mga na-priming na last time na video namin. So, yan, nandito na sila ngayon, nakahiwalay na. So, itong klaseng cage na to, tinatawag nilang battery type. So, ayan. So, ngayon, kaya sila nakalagay dito kasi ready na sila for mating. So, paano mo nga ba malalaman kapag ready na yung hen mo makipag-mate sa build ko? So, ganito siya. Like, for example, ito. Ganyan. Ayan. Nakita nyo ba? So, pagka gumanyan siya, umupo siya, ibig sabihin, gusto na niya na makipag-mate. Pero pag mailag, ayaw, takmo ng takmo, pag sobrang ilap niya, ibig sabihin hindi pa siya ready. So, eto, ibig sabihin ready na siya. Kita mo, naka-stay put lang siya. Sabihin gusto na niya. So, yun, malalaman mo sa hen pagka gusto na niya. Ngayon, may ilaw sila kasi nandito na sila sa indoor. So, kaya sila iniilawan para lumakas silang mag-load. Especially pagka indoor sila. Kasi ang kailangan at least 14 hours ang ilaw nila para malakas silang mag-load. Pag indoor lang to, mga ka-MGM ha. So, pag outdoor naman, so since sa umaga, maliwanag na tayo ng 6 a.m. So, sa mga bandang alas sa 10 or 6 p.m. So, that's the time na mag-ilaw kayo. Lagyan nyo ng ilaw sila. Mag-additional ka lang ng mga apat na oras or apat ganun. Kasi sa umaga, 5 siguro, konting liwanag pala kasi yun eh. Mga 6 banda. So, daylight. So, natural light plus additional sa ilaw ng ganito pag outdoor. Pag indoor, talagang iilawan sila hanggang 14 hours para yun. Ang purpose kasi nun is para lumakas daw sila mga itlog. So, yan. So, papakita ko lang sa inyo yung aming mga hen, bloodline. So, ito. Ito yung mga yellow-legged hatch na Joe's Sanford. Yan. And then, dito naman sa taas, ito yung mga all-in-around head natin. Kasama ito, nandito sa baba. All-in-around head na tawag natin dito is perfect. So, dito naman sa bandan ko is dark chalcedon. Ito yung mga dark chalcedon ni MGM. And ganun din dito sa kabilang banda. Yan. So, yan na lang. So, ito pala yung mga nang-harvest namin. Meron pa doon sa kabila. So, ito muna for the meantime, pinakita ko sa inyo kung ano yung proseso na ginagawa namin kapag after ng priming. So, yun lang mga ka-MGM. So, sa susunod ulit. So, hope you like this video. If you like it, please like and subscribe.